for today's vlog, as you can see, we are here at Aqua Planet. And naka-sunblock na ako, kaya I know you can tell, hindi pantay yung color ng face ko and ng neck. Kasi naka-rash guard naman tayo mamaya, so yung face lang yung priority natin for sun protection. So guys, pagdating nyo dito, lalo na kung malilim, syempre yung isipin nyo, tara picture-picture muna tayo kasi summer and the color there. Front design is colorful. Para pagka nag-start na kayong pagpawisan, tsaka nyo maiisip na tara, kuha na tayo ng tickets. So, ito na nga. Naka-line up na kami. We bought our tickets at Klook. So, for the weekend rate, it's 1,180. For the weekday rate, it's 1,050. But of course, I'm a Klook girl. So, for sure, we got it for less than 1,180. And upon lining up, merong crew dito na lalapit sa inyo to ask how many of you are going in, so how many QR codes you have, and then they will give you this. Nakasulat lang dito kung ilan kayong tao and yung name niya, and then papipilahin nila kayo dito sa ticket booth nila. But it's kinda taking some time, hindi siya kasing bilis ng ibang QR code based tickets na activities sa Klook, so expect nyo na na medyo naghihintay kayo sa pila. And guys, hindi pa super daming tao ngayon ha. Like compared sa mga tao, sa mga amusement parks na pinuntahan ko on my previous vlogs, konti pa to. Pero may waiting time talaga. Ano siya sabi nyo? Buti pa sa rainforest, walang pila. Oh, sige, doon ka nila. Kasi walang QR. So guys, meron din silang schedule ng operating hours ng mga slides nila. But as you can see, it only applies from Mondays to Fridays. So today is Saturday. Tingnan natin kung anong schedule ng kanilang slides. Guys, dami palang Starbucks dito. Tignan nyo. Ayan. Dapat kasi mag-rent kami ng ano, ng cabana for 3,500. Or para mas makumura, sabi namin mag-rent kami ng locker. Pero sabi rin namin, tingnan muna namin sa loob kasi baka may mga tables and chairs naman na pwede namin paglagyan lang ng gamit kasi yun lang din naman yung purpose. And lo and behold, marami nga. Yun nga nakita nyo kanina, parang mga Starbucks na mga tolda itong mga to. Please collect your receipt. So ito yung menu nila guys. Hindi ko alam kung may iba pang stall dito sa loob, pero for sure meron pa. Pero ito kasi yung malapit sa table namin, kaya dito na lang din kami order ng food. Ganun dito, cashless lahat. Guys, tingnan nyo. Nagkukumpul din sila dun sa kiosk para mag-load sa ano, sa Planet wristband. Ganyan din kami kanina, nangangain yan. Pero once na ma-figure out yun ako paano, okay na kayo. To give you an idea sa food nila and prices, we ordered burger steak combo. So that comes with rice and bottled water for 270 pesos. Tapos nag-add ako ng fries kasi masarap daw, sabi ng mga kasama ko, for 80 pesos. Tapos nang hingi kami ng additional gravy, yes, hingi lang siya, hindi kailangang bayaran. Sabihin mo lang dun sa nagsaserve, pwede pong makahingi ng extra gravy. Tapos bibigyan ka naman nila. Guys, masarap yung burger steak nila. Hindi harina, so sulit siya para sa 270 pesos. Yung fries naman nila, parang KFC. So yun guys, habang kumakain, mag-update na ako. Kasi baka pagkatapos namin kumain, ang next kong update sa inyo, outro na. Kasi guys, it's already 12:07. So kanina, di ba, ang haba nung pila. Tapos yung kasunod ko, nagreklamo na siya. Doon kasi sa counter nila, merong dalawang pila. Yung walk-in, na doon lang bibili ng tickets on the same day. Tsaka kami, ng mga nag-book through Klook. So, ang nangyari kasi, mas mabilis yung pila ng mga walk-in kesa sa mga nag-book online, in advance, through Klook. So, it defeats the reason ng booking ahead. Kasi, di ba, ang promise ni Klook is skip the lines. So, hindi naman to fault ni Klook. Pero, you know, Aqua Planet counters may improve this na mas mapabilis yung kanilang lines para sa mga nag-purchase ng tickets ahead. And, natapos kami sa pila
Natapos kami sa pila ng 11 o'clock na. The park opens, for your information, the park opens at 10 and it closes at 4. So, you only have 6 hours inside the park to enjoy the rides. So, nakain na agad sa pila yung 1 hour namin. Kaya ngayon, kumakain kami para after nito, puro na lang kami activities. So, yung next kain namin siguro, maya na on the way pa uwi. People umuwi. So, yun guys, ilalocker lang namin yung valuable things. Yes. Ikaw, valuable ka ba? So, ito, ilalocker ko na rin to. Kaya mamaya na lang tayong outro mag-usap. O diba guys, sabi ko sa inyo, baka yung next update ko pang outro na. I just wanna share, ito pala guys, is the RFID wristband. So all transactions ni Aqua Planet sa loob for food, even yung pagpasok nyo for entrance, for admission, you will need this. So pag-redeem ninyo ng barcode tickets ninyo sa counter, ibibigay nila to sa inyo. And pagpasok ninyo, there will be checking of bags. And meron silang parang MRT entrance doon kung saan i-scan nyo to kasi nandun yung tickets ninyo. And pagpasok ninyo sa loob, you will load this for an amount na you think kakailanganin nyo for the whole day. Sa pagkain ninyo, sa drinks, ganyan. Tapos, pag umorder kayo ng food, ito lang din yung itatap ninyo. And mababawasan, syempre, yung amount na niload ninyo. Pero, kung hindi nyo naman makonsume lahat ng laman nito, papunta ka lang ulit sa counter nila para mag-refund nung remaining balance. And then, kailangan mo ulit itong i-present para makalabas ka. Hindi ako nakapag-video guys nung mga actual na activities namin sa loob ng slides, yung pagbagsak, the rush, the adrenaline, ganyan, yung other activities namin. Kasi hindi allowed na gumamit ng action cam. And isa pa, wala din tayo ng proper gear para naka-attach lang siya sa arms natin, di ba, kapag magsaslide ka. But overall, nasakyan naman namin lahat ng pang-adult na mga attractions. Except sa akin yung isa, meron akong isang cone slide na binakapan kasi masyadong matulis yung bagsak niya. For me, alam nyo naman ako, hindi naman malakas ang loob ko sa mga rides. And yung mga kasama ko, umulit-ulit sila sa mga extreme slides dito. Pero ako, naligo na ako agad kasi naubos na yung lakas ko. Guys, kailangan ninyo ng lakas. Mauubos yung lakas ninyo para sa pagkapit ng mahigpit sa mga tubes. Yung tawag nila kasi sa mga salvavida nila, double tubes. So, hawak kayong mabuti doon kapag medyo tulis ang bagsak and medyo extreme yung slide na papasukan nyo. So, ako, naubos yung lakas ko doon kaya hindi na ako umulit-ulit. Pero yung mga kasama ko, nakailang beses silang ulit sa mga extreme cone ride. So guys, nakalimutan kong i-mention na kanina kaya pala medyo mabagal, medyo matagal yung kanilang accommodation sa mga Klook buyers ng tickets is kasi nag-offline daw yung system nila. So with that, they adjusted the closing time to 5 p.m. So from 4, nagkaroon kami ng additional 1 hour to enjoy the park para sa, you know, to make up with the 1 hour na itinagal ng ibang mga customers sa pila kanina. Also guys, the park has a single exit and entry policy. So pagpasok mo, hindi ka na pwedeng lumabas. Unlike sa Enchanted Kingdom, pwede kang lumabas to eat outside. Magpapastamp ka lang, and then makakapasok ka ulit. So dito pagpasok mo, ang labas mo is yung pag-uwi ka na. So pag, katulad ngayon, nakalabas na kami, so hindi na rin kaming pwedeng pumasok ulit. And para sa mga girls who are planning to visit Aqua Planet, I suggest na yung rash guard ninyo is yung one piece na bikini type. Kasi may mga water activities na malakas yung flow ng water. So para in case na madala ng tubig yung shorts nyo, magkaroon kayo ng wardrobe malfunction, safe pa din ang ating mga
dapat ay nakatagong mga parts. There you have it, guys. If you guys like this vlog, please do give this a thumbs up or leave a comment down below if you have any question regarding sa Aqua Planet activity namin today. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!